pang susi dito sa Onyx 9 Lives. Sarap talaga if magiging susi ka. Sarap talaga if makakakain tayo ng siomay sa mga kantaan. Shout out sa mga kasama namin dito sa broadcast, ang mga kumakain na ng siomay. Saan galing yung kanin? Inunahan nyo pa si Soler, ha? Sana binilhan nyo na rin gawe. Ayan ba ay galing kay La Soler? Salamat, Soler. Salamat, Soler, at sa iyong mga pasyomay. Pero titignan natin if aabot ba tayo sa game number 3 kasi ang daming ano na dito, boss. Sabi mo kasi babatiin yung mga may birthday. Ayan na. Birthday so, din daw ni Eloisa. Tsaka ni Mili Dolor. Shoutout din sa'yo, Madam Mili. Ayan, shoutout kay Eloisa. Shoutout din kay Boss Angelo Kyle. Happy birthday kay Auntie Yanara. Ayan. Sa mga nagpo-birthday. Sige, happy birthday sa iyo, Auntie Yanara. Batiin nyo siya, guys. Nagpapagmigay siya ngayon ng Starlight. Dahil birthday niya. Okay, PM nyo lang siya or mag-comment kayo, guys. Gusto niya, nini-spam nyo ng comment yung mga pinapost niya. Punta kayo sa page niya. Kasi mamimigay yan. Okay. Feeling ko nga, pag binati nyo siya, feeling ko mamimigay pa ng additional epic skin. Oo, kasi ganoon kabait si Auntie Yanara. Knowledge is power and use that power to be better. Sabi nga ni Auntie Yanara. May ganun siyang saying. Oo, lagi niya nang ano yan, hindi na magandang buhay. Oo. Oo, diba? Ayan. Pero ano nga bang nakatutunan nating knowledge muna sa game 1? Siyempre, ang takeaway ko doon, hindi na nila pwedeng gamitin. Ayan na. Global ban po tayo muli. Wala na muna yung first set na ginamit po ng sariling team, ha? Katulad niya ng Johel for Onyx 9 Lives, hindi na pwede for Game 2 or kung magka-Game 3 man. BLAB naman ang dirahan. Yung mga best pick Alfonso Alpha, wala na rin muna. Uy! Pero ito ang meron. First pick, Zaz, para sa kanila. And actually, kanina sila yung nagtanggal nito. Yung chip, tinanggal pala ng B-Lab. Medyo na lang eh. Na-excite ako eh, pero kailangan pala nilang tanggalin yan dito. And this is a challenge for each and every one of the teams, lalong-lalo na entering game number 2. Ang daming nawawala dun sa hero pool nyo. Kumbaga eh, parang kapag kayo yung unang nakakuha ng game, lalong-lalo na baka yun nga yung target dito ng B-Lab having the Alpha and the Matilda. Tapos ngayon, baka mag-assassin si Mr. Suave. Eh parang, alam mo yun, madidisrupt yung momentum ng laban to the point na iba kasi yung galawan ng fighter sa Assassin. Oh, pa yung iba parang naninibago. And actually, parang kumbaga, minsan nadadala mo yung sa game 1 na mindset. At nangyari yun sa Smart Omega News, makwento ko lang sa winners interview. Parang noon nahirapan sila sa Arcea. Sabi nila, kasi parang nadala nila yung laban nila nung sa Lazy, nung semis, papasok sa Grand Finals. Eh same day kasi nangyari na. Oh. Parang kumbaga, kailangan daw pala, reset talaga every game. Every game. Clean slate muna. Pero yun nga, kaya hanga din ako minsan sa mga Goldiner Ruby, tas biglang back to Marksman Gold. Oo. Kasi magkaiba yung playstyle mo. Hindi ka sasama masyado pag Marksman, Claude, Carry. Pero pag Ruby kasi, ikaw pa yung pa-frontline. Kailangan lagi kang present. Okay, believe kami sa inyo sa mga ganong nagpapakita ang gilas, sa mga ganong marunong mag-adjust. Kasi tayo, ano lang tayo eh. Ikaw, beg sana... Any role, beg sana only. Ako, ano ko eh. Arlot, any role. Arlot only. Shoutout sa'yo, Kuya Leonard. Sorry, hindi pa tayo nakakabawi sa ating Arlot. Pero... Kamusta naman? Si Blue Streak Boss, namumula kami. Si Chantal nga, 0-9 daw noong nakaroon. kaya siguro kami tayo nag-red. Ah, kasi... Puro tayo talo. Nasa red zone tayong lahat. Kaya nga. Shoutout. Shoutout sa mga loose streak dyan. At shoutout din sa mga kaibigan natin, sinasamahan pa rin tayo kahit loose streak na. Ayan. Dapat ganun sa hirap at ginawa. Pero ito yung medyo mapapaginhawa sa mata natin. Kalikutan ng dalawang junglers. Ling, tapos Julian. Maganda to. Maganda yan. At baka nakakalito din yung mga galawan na pwede nating makita dyan. Pwede ba tayo makita ng Suavage na naman? Pwede. Para dito sa kanyang Julian. Pero for B-Lab, Nathan ang tatanggalin nila dito. For 9 Lives naman, pwedeng hero ni... Mid. Para kay Soler. Para sa birthday sila. Boy? Oh, di ba? Promise. Bawal ka muna mag-promise. Wish dapat ang gusto niyang gawin. Anong wish mo, Soler? Pero, ay! Wow! Grabe. Nag-top 1 global link na pala si Kane.
Guys, mahirap mag-top global, ha? Mm-hmm. Mag-top one alone. Ilang oras na lang ang tulog niya? Ah, baka wala nung nag-grind siya. Kasi may kikilala ako dati, tinatry niya mag-top global. Wala nga, boss. Ang hirap ng ano dyan, eh. Ang hirap ng galawan dyan, kasi, di ba? Kasi mahinga ka lang ng isang oras. Totoo, guys. Mapahinga ka lang ng isang oras lang, ha? Nakita ko yung panic sa mata nila. Uy, meron na agad yung ano. Ganun, may nakakapasok na agad. May tumataas agad yung MMR. Matalo ka lang. Medyo masakit talaga sa puso. Diba? Kaya shout out sa Top 1 Global Link ni Kuya Kane. At makikita natin yung lakas niyan. Pero for 9 lives, nagtanggal din sila dito ng Arlot. And B-Lab naman, Ruby ang tatanggalin nila. Alam nila kung paano paganain yung Ruby. At the same time, ayaw din nila makalaban ng isang Ruby. Para more eh, no sir. Diba? Para dito sa BLAB. For Onyx 9 Lives naman, we have to give respect kung show ni Ishkael to. Parang medyo fresh ang mata ko. Mga nakasanayan ko sa kanya last season, ayan, Matilda, Chip, Minotaur, mga ganon. Balagbag Bruce ko na pero ito, gusto mga pang setup agad eh. Balagbag na ano, suwabe dapat ang galaw mo dito. Kasi dapat sneaky-sneaky moves ka rin. Pero ito yung kukunin naman nila on their side. Sinawin natin, hindi po banned ito para sa Onyx 9 Lives. Ay, OG, Tigreal bigla. Okay. Ito nga yung pagkakakilanlan natin. Balik sa identity ni Ishkael. Ni Ishkael. Bugbugin nga ba ang kanyang magiging tagline dito? O baka siyang medyo mapapunish ng mga positioning ng mga Bear Esports? Ang tapang dito ng 9 Lives, especially for Ishkael to pick the Tigreal kahit na meron ng... Napakalikot naman sa mapa din. Saka meron ng Valentina si Soler. Di ba parang... Masaya talaga siya kasi ang dami niyang pwedeng kopyahin. Saka parang double-edged sword to para sa Onyx 9 Lives. Kasi may dance floor. Baka paglatag ng Zaman Force, yun yung implosion si Soler. Tapos kumufra pa. Wow! Okay. Kumufra para sa B-Lab, para mapigilan yung Ling and even the Cho. So, tingnan natin kasi nga naman second half na ng regular season. Ako, medyo nagugulat ako sa pinapakitang lineup dito ng B-Lab. Lalong-lalo na parang gusto talaga nilang comfort 10 over the meta at the same time. Gusto nilang sila yung magko-control sa game. At parang nga talagang gusto na nilang tapusin to kasi may birthday pa nga si Soler. The English is Englishing today, ha? Yan din yung comfort over the meta. Pero isa lang ang sigurado. Siyempre, isa lang naman na makakuha ng one match point para sa serye nito. Linawin natin, one match point. Pag naipanalo na yung buong serye, may pag-asa pa rin naman ng Onyx 9 Lives. Pero tignan natin kasi interesting din yung naging atake nila ngayon sa draft natin. Okay, titignan natin kung paano nila execute ng maayos tong draft na to. Especially for 9 Lives, kung gustuhin man talaga nilang makaabot sa game number 3. And makikita natin dito, maaga agad yung pagkakasilipan ni Ishkael and even ni Soler, even ni Ares doon sa may bandang gitna. To the point na, ito naman talaga yung parang the new normal para ngayong meta. Yung maagang pag-clear ng gitna, pagdalaw agad doon sa magkabilang lane, sa side lanes nyo para makasecure ng kalamangan. Pero para masecure nyo din ang mga suporta, gamitin nyo itong mga hashtags para dito sa Onyx 9 Lives and even sa Blacklist Bear Emzu. Mula babayan ha, si Kuya Emzu. Mula Batanes hanggang Mulo. Parang ganun ba? Parang ganun boss diba, eh. Ito lang guys, kapag Ling yung kalaban, nakikita ko yung trend na kadalasan, kung ikaw ah, kalaban mo yung Ling. Tapos, ang gagawin nila, hindi sila nagpapa-level 4 agad kapag respond ng turtle. Basta kung anong level na kayong abutan, go agad, rush turtle. Kasi yung Ling parang, kung tama ko yung timer ulit ng purple buff o yung orange buff, mag-a-up ulit. So yung ilang segundo na busy siya muli nakukuha ng buff, yun yung pagkakataon yung boomers ng mabilisan ng turtle. Observe nyo rin, observe natin mamaya. Yan. Sabay-sabay nating i-observe yan. Observation ang ating magiging trabaho dito. Papanorin natin sila sa kanilang natural habitat. Yan, ang mga 9 Lives na mga wildcats.
at ang mga bear. Tingnan natin yung mga ano nila, yung mga galawan nila dito. Ayun, ayun, maatong pagkakasilipan. Mga pre, parang mamaya. Ay, grabe naman yung sunod na yun. Gusto lang natin mag-observe, pero kasi nga naman kung ganyan sila ka-intense, kung ganyan sila kagigil, eh tila ba talagang mapapasigaw tayo? Tama ka! Diba? Binoburst nila agad yung turtle. Kasi yung Ling, ito yung magiging choice niya naman. Huwag muna akong bumap. Protekta ako dito. Kaso nga lang, makukuha pa rin ng BLAB yung pagong. Alamak pa sila by getting the first blood and another kill here on to Sean. 2-for-1. Pero lalamang pa rin ang BLAB. Lamang ang B-Lab doon. Especially nakuha nila yung turtle dito para sa kamay ni Alfonso. And Onyx 9 lives. Tinry naman ni Kane doon. And actually, doon sitwasyon pa lang yun, may purple buff pa si Kuya Kane. Kasi ang option niya pala, lagi naman para sa mga link, unahin yung orange tapos mag-purple para pag may turtle, may purple ka pa, may energy ka pa. And yun yung ano eh, yun yung mga palaisipan sa mga link user kung ano ba yung uunahin mo. Diba, ito yung kinukwento ko sa inyo guys, yung case-to-case basis din naman yon. Pero maganda nga doon na, diba, tinry niya or nag-attempt nga siya na umagaw, umaut retry, namatay man siya, kahit hindi naman sobrang good thing yun guys, is kahit papano may purple buff pa nga natira. Pero ang delikado nun, what if umikot kasi dun yung BLAB agad sa purple niya? Baka magiging double trouble yun for Onyx 9 Lives. So, yun yung mga klaseng decision na kailangan din talaga ng kalakip na tulong for the rest of the gang members. Katulad nila Ishkael, na pupronta re-recta. Ganun naman ginawa niya actually. Pumunta siya sa purple buff agad ni Kane. Just malalay. Check niya, baka may nagtatago kasi dyan sa mga gilid-gilid. Oo, kasi turtle lang naman yung nakuha ng B-Lab eh, tsaka ilang kills lang naman. Reset so, lang, reset pre. Ayan, reset talaga. For every game, reset. Pero for every team fight, pwede din sila mag-reset si Emzu. Tinatry bigan dito ng Blacklist Bear. And for 9 lives, di ba, ayaw nilang ma-double dead dito. Bawal muna. Bear. Bawal yun. Mamaya muna, sabi niya, parang GG tayo pag pumuro tayo ng ganun. Lalo may pang hindi man double dead pa yung pang double takedown dito ang BLAB. At hindi lang yun, may mayakap pa tayong pwede ma-expect galing dito kay Aris with the Kufra. At ngayon magre-respond na muli ang isang pagong. Ang ganda ng posisyon ni Ishkael. Pero ito na nga lang din ang atake. Rush turtle for BLAB. Ito na yung sinasabi mo boss, walang purple, walang energy. Tila ba nagka-energy gap doon? Etong si Kuya Kane sa sitwasyon ngayon. Ngayon pa lang niya makukuha yung purple niya. Pero wala na yung turtle. Diba, yung ilang segundo sobrang nagmamatter. Kasi ilang segundo yun, sapat na ngayon yung damage ng BLAB para boomers nga kahit ng turtle. Pero ngayon, sa ibandang tasama ng liko natin, may umiikot. Apat to, nako. Si Emzu boss. Si Emzu na to boss. Si Emzu boss. Ay, naglatag ng Zabot Force. Diyan ang ngalan din ng mga alien dominated descent. Enhance everything is also there. Makakasurvive siya. Tori. Pero ang BLAB, they will take what they can. Nandito na naman ang Sharon segment nila. Kinukuha lahat ng pwedeng kunin. Lahat ng pwedeng i-take out. Ibalot nyo! At ito ang babalutin naman ng Hiwaga. Makakasurvive pa rin naman dyan si Lansu. Kaso bumaba na siya on his primal rat. And instead, mababasag ang Tore. Mababasag nga rin ba siya? Pero hindi. Umunat na ulit. Andiyan na ulit si Phylax. At si Ishkael ngayon ang tatakbo. Walang lingon-lingon to, pre. Huwag kang lilingon. Mapapakasoler ka. Mahirap kapag nilingonan ka na yung birthday boy! At papasok! Terrify is there! Pero buti nga lang din meron din Codrex. Emzu on the other hand. Gandang vision. Kinabahan si Ishkael doon. Kabado 20. Nakakakaba talaga yun, boss. Mangingiyak ka talaga kapag inabutan ka pa ni Soler. Uh-huh. And actually, ang ganda nung trade na ginawa ng dalawang to. Kanina, yung Sharon ng B-Lab nakita natin doon sa taas. Pero, may Sharon din pala. Yung 9 lives, Emzu dito. Ginagalawan, Aris times in. At kinakabahan ako. Kinakabahan ako dito sa dalawang to. At parang gusto talaga nila ng aksyon. Kahit nasa natural habitat sila, medyo nagiging wild sila in this game. Yung isa, rumoror. Yung isa naman, hindi naman ngiyaw yun eh. Nagpa-purr muna. Ano yun? Parang pag ano... Ah! Yung paggalit na yung mga pusa. Diba? Yung mga naririnig mo tuwing gawi sa bubong. Oo, ganyan. Ganun muna. Hindi ba pala yun tunog ko? Diba? Iba yata yun, pre. Pero hindi ko alam anong hayop yun. Medyo maiiba. Kasi ngayon tayo makakita na hindi mako-contest
Yung turtle nga ba? Ooh. Yung talon ni Ares ay over the backhold. Andito si Kane. Magte-tempest sa blades pero na-out din siya kasi ng sweat doon. At sa may bandang baba palang atake ng Onyx 9 Lives. Mukhang ready silang ibigay yung turtle. Kumuha na lang ng tore at sa gitna yun din ang trabaho ng Bila. May sipa. Inihain ang ganda ng talon ni Ares. Bait lang pala lahatang yun at si Kane pa ang matatanggal. The connection. Grabe naman yun mga pre. Sabi niya, akala mo yun na yun. There's more. At ngayon, it's going to be ayan three na nakuha nila. Turtle, Tori sa gitna, Tori sa taas. 3-1. At ngayon, plus 1 na naman for the side of BLAB. Kasi sa may bandang baba po, ay makakapag-push din yata si Alfonso. Pero ito yung instant replay natin. Sinipa si Alfonso. Eh, hindi nila alam. May Superman. Grabe, boss. Aris. Nandun din si ano eh. Si Superman Ares, may sipa na naman si M. So, nandyan yung mismong implosion. Ayun na, yung layer na hinahantay natin para sa Onyx 9 Labs. Sila na nga ngayon, yung medyo makakalamang double kill for Godrex. Ito yung hinahantay natin. The moment na makapag-online na, yung isang carry. Masakit kasi talaga yan sa late game eh. Items lang naman kasi yung kailangan niyan. Plus, naalagaan nila kanina si Godrex ng maayos. Nasasamahan nila dun sa late. 2-0-0 para sa isang carry ni Codrex. Pero tinatry pa rin talaga dito ni Emzu na humanap paulit-ulit ng pick-off tulad niyan. Nasipa! Kaso nga lang din, meron pa rin naman purified doon si Soler. Nakakatakas pa rin naman si Emzu pa ang mamamatay. HKL onto the front lines. Pinipitin din ang humanap ng target. Pero tila ba, Onyx 9 Lives ngayon ay medyo kakalma na nga lang din muna. Habang dun sa may bandang taas yung attempt ni Kane ay mabilis mape-predict ni Lanzu. Wait lang, magkakasilipan din. Grabe naman! Nahuli! Hinatak yung paa ni Kane! Nahulog dun sa pader! Kaso nga lang, malalim din si Ares at yung dominator ni Sen. Niyakap na nga lang din para iiwas ng konti yung trajectory. Pero mamamatay pa rin siya. Habang ang members pala ng BLAB, tatarget na lang sa Lord! Sabat naging buy time pa yun ang nangyaring yun. Kaya nga, grabe yung pagbili nila ng oras dito. Yung akala natin, ang ganda na nung pagkakahila dito ni Ares para kay Kane. Masamang manghila ng kapwa-tao pababa. Oo. Pero yung ginawa ni Ares, pabor yun para sa B-Lab. Data lang ka mindset. Oo, pero yun sa kanila, buy time lang din pala. Pero linawin natin, sa loob lang ng land doon yun na nangihila dito ng lang. Kapwa. Dito lang. Para dito kay Ares. Pagka-tumbling, sabay hatak eh. Diba? At ngayon, ito talaga isa sa masasabi na nating cons kapag kaling ka, tas may Kupra. Ang hirap. Pagbaba mo talagang, pre, kaya ko pa bang lumakad? Pre, kaya ko pa bang mag-wall to wall. Pero ito yung sipa nga lang din na medyo makakontra. Radbay may Purify, Zaman Force, and Chrono Dash out na nga lang din muna. Ngayon, alam na BLAB, walang mga sipa to, mga pre. At dito ang iyakap, si Kay na nga lang din ang isa sa tatargetin. Tempest of Blades out. Medyo marami-raming ultimates na ang na-activate for Onyx 9 Lives. Grabe din si Ares, no? Paulit niyang hinihila pababa si Kuya Kane. Natila ba ayaw niya na maging top 1 global si Kane sa kanyang link kasi gusto niyang hilahin pababa at ngayon ang B-Lab gusto na rin nilang tapusin paunti-unti, gusto na nilang kumatok sa mga Wildcats ngayon. May Lord dun sa itaas, unfortunately hindi siya nasamahan ng Blacklist Bearer. Gusto lang nila ibang tore pero parang it's all part of the plan kasi pwede namang mag-U-turn din. Okay lang sa kanila. Kasi yung overall picture ay medyo pumapabor sa BLAB. Nakaangat lahat namin yung wave. Nagsisabugan na ang first line of defense para sa mga inhibitor turret nila. At ngayon, ladies and gentlemen, ang Onyx 9 Lives ay tila ba nakukulong sa sarili nilang base. Bawal munang lumabas. Parang 2020 era. Quarantine muna ang Onyx 9 Lives. Kailangan muna mo munang sumunod sa mga rules bago lumabas. Kaso hindi pwedeng ito yung maging new normal para sa Onyx 9 Lives. Hindi pwede. Kailangan sila naman yung makakuha ng magandang mga plays. And a way to do that is actually isang sipang maganda first agad. Kaso ang problema, yung mga Purify Prey, nakukuha naman ni Emzu yung mga magagandang Way of Dragon. Ito na. Pero ito yung makukuha yata nila si Sean! Na hindi na nga lang din makakatakas pa! Grabe. At ngayon, conceal para tumakas. Inactivate dito ng Onyx 9 Lives. Meron silang pag-asa dito kay Kane sa may bandang taas. Pero sa ngayon, grabe, QWERTY, ganon na kagangster yung laban.
na ginagawa ng BLAB. Ganda nung conceal na ginawa ng BLAB. Ultimo yung alien na sorpresa siya doon sa pwesto niya kanina. Hindi niya in-expect na nandun yung mga tropa ng BLAB. At yung sinasabi natin dito na ultimate burst and burst agad-agad na dapat makita sa 9 lives, sa BLAB natin nakikita. At ngayon si M sumisilip siya, ang kaso lang bantay sarado na doon yung Sipa. Oh, makakahinga ng konti dito si Kanan dyan ng Tempest of Blade, pero mukhang hindi niya yata kakayanin. Out entry doon si Alfonso. Imbes siya pa yung mapapatay. Ngayon naabante yung mga members ng BLAB. Ang ganda nung man-to-man defense doon ng BLAB sa paligid. Kahit si Soler, di ba? Tumatarget lang kay Ishkael eh. Nakaharang boss. Alam nila na kahit sino, hindi pwedeng dumaan. Ngayon bawal. May checkpoint. Papasok si Ares. Bawal dumaan. Bawal lumabas. Pero ngayon, bubuksan na nga lang din nila ang base ng Onyx Tiger. Oh! At magandang implosion play para kay Ishkael. Hinahatid para doon sa mga members. Free it dito si Connor sa pinakagilid. Ito na nga ba yung turnaround para sa Onyx Nanlabs. Isa-isa nagbabagsakan ang mga miyembro ng Bear Esports. At makakahinga. Si Kane! Dito ang Onyx Nanlabs. Look at Kane right now. Di na. Sabi niya mga pre, na side ko, umaatras na sila. Vision lang yung kailangan, nagtatakbuhan na, pero napakagandang implosion. Set up mula sa secret weapon. Dito ng 9 lives, nandyan si Ishkael. Lima yung nahuli niya. Yes, may purify, pero lima pa rin yun. Tsaka ang ganda rin nung layer nung Dominator's Descent doon. Nasa wakas nandun yung lock at yung lagkit na hinahanap natin for Onyx 9 lives. Hindi iyon yung surprise na gusto mo kung ikaw yung birthday boy na si Soler. Hindi talaga. Pero yon naman, yung gustong-gusto ng Onyx 9 Lives. Ngayon nakikitaan na natin na potensyal yung lineup nila QWERTY. Nakakalabas na sila. Makakahinga ng konti dito sa mapa. And looking at this one, ayan, naka-Radiant Armor at Ina Shield na rin pala dito si parang Ishkael. Pero wait lang. Sige sila. Nag-conceal sila! Nag-surpresa din sila! Kay Soler pa masisipa! Nag-all in! And Sean will take him down! Ang aabutan na lang na talon doon ni Ares ay yung Nightmarix po. Pero natito nga na din ang pag-abante ng ibang mga miyembro ng Onyx 9 Lives. Taking it one hakbang at a time. One step at a time. Ganoon sila katindi ngayon. Alam nilang wala pang purify available ang BLAB. Pinush nila, tinuloy nila, tinapangan lang nila. At ngayon si Soler, ang birthday boy, ayun ang kauna-unahan niyang death para dito sa game na to. At ngayon nag-aantay na naman ng possible setup si Emzo and Ishkael. Yes, may purify available ang BLAB, pero ganito na yung nangyayari. Yung sinasabi mo kanina na isang magandang sipa, nabuburst agad nila. Kasi nga hindi pa tapos ang hakbang. Ito pa lang yung panibagong simula para sa Onyx 9 Lives dahil nga may pinasok sila na bagong player. Ito yung flavor na hinahanap natin sa nagdaang tatlong linggo. Nandito na tayo sa fourth week ng regular season, pero dito na talaga masusubukan ang tibay at lakas ng loob ng ating mga players. Gaano katibay ang kanilang puso? Yung Lord binaburst na, pero sinipa ni Soler si Emzu. Gumante na nga lang din doon ang members ng BLAB. Yapa si Kain makakakuha ng shutdown kay Lanto Alfonso. Dito kasi yung play humahabol sila. Yung mga members dito ng Onyx 9 sa hindi kakalmanan. John yung konting knock-up. But still, kailangan nilang umuwi. Kasi remember, butas po ang kanilang base. Nakaangat ang minion wave dito ng BLAB. Kailangan nilang umuwi. Yun na sana yung oras para habulin nila yung kalaban, para ipunish nila. Pero kailangan nilang dumipensa. Kailangan nilang dumisiplina. Lalong-lalo na, nakuha na naman ng BLAB yung tempo, yung Lord si Lanzo dito. Okay na yon. Na-force na yung flicker. Wala tayong panggulat. Walang pang-setup dito ang side ng BLAB maliban kay Ares. Baka mamaya, pinaplano ng Lanzo yun para hindi sila makauwi. Dahil nandito na lang din ang Lord. Nagbabay time nga yata doon si Lanzo. Pero kaya pa rin naman mag-wall to wall dito ni Kane. Makakadepensa. Andito ang flicker sipa. Tatama doon sa may pader. Pero okay nga lang din dahil nandun pa rin naman yung Dominator sa set. Mawawala ng immortality. At bunga ngayon na nga lang din makikita pa si Ares. Ashon with a killing spree. Members of BLAB ngayon na medyo naguguluhan. Iba't ibang angulo nang gagaling yung sipa dito ni Emzo. Grabe yung kilos. Grabe yung likse
At parang kapag available yung sipa, naghahanap talaga ng gulo si Kuya Emzo. Ito yung namimiss niya eh. Diba siya yung dating roamer ng Nine Lives? Siya yung main roamer. And ngayon, pinasok si Ishkael, pre, dalawa tayong roamer dito, edi tayong dalawa yung mag-set up. It's either of us. Ang mahalaga, makaset up tayo para sa mga tropa. Magkaiba man ang formula, pero iisa lang ang gustong maging solution na maipanalo at mabaliktad ang laban na to. At ngayon, Onyx and Nine Lives. Ang ganda na ng mga sipa, to be honest, dito. Sobra. Ni Emzo, parang momentum na yun eh. And even so, may threat pa kasi ng implosion play. For BLAB, kung papansin ninyo po yung whole lineup nila, hindi naman malalawak ang mga range na to eh, kahit si Ranbay. At doon sila baka kasi madali, kaya gusto nila mag-minus one kahit papano. Mahuli man sila ng implosion para hindi sumapat yung damage. Pero speak of damage, undead pa, wala pa, deathless pa, untouchable si Codrex. 3-0-4 carry to. Naka-purify. Ngayon, isa yan sa malaking dagok sa kanila talaga. Yan ang isa din sa malaking tinik sa dibdib ng Blacklist Bear. Ang sakit ng tinik na yan. Kahit na gusto ng mga oso yung mga isda, pero parang, niwan ko, bangus ba dito si Codrex sa dami ng tinik na pwede niyang ibato against the members of B-Lab? Pero kasi, yung ginagawa naman ni Ares, ginagawa naman ni Lanzo, parang gusto pa rin nila na sila yung magkocontrol sa laban. Tapang nila doon. Si Ranbay na mismo kung may, yung nagsicheck ng boost. Kung may tinamaan doon ng upper disappear, disappear ka talaga muna. Mawawala ka talaga. Wala kahit ka. Mabuting bata ka, magiging kwento ka talaga. Yan, ang iniwasan ng Onyx Nine Lives na maging kwento para dito sa game na to. 9-7 kills for 18 minutes on the game. Pero dumating na naman tayo sa punto na papantay na tayo pagdating sa net worth. Oo nga. Ayan na magkaka, 54. Ano na tayo, mga 60 plus, or mga 60 rather, pwede nang masabi na parang luck item na kahit yung rogue. Paldo-paldo na sila doon, no? Ayan, imo na kay Codrex. Paunahan na lang talaga, at lalong-lalo na ngayon si Codrex. Paano siya aabutin ng bear ngayon? Kaya nilang pumalag dito, kasabayan, oo, pero ang tanong kasi paano nila huhulihin? Nakakatakot yung left bush mid na to, huwag kang sisilip dyan, John. Wag. Kung ako lang, kahit maglagay lang siya ng Nightmare Expand, tapos nandun siya malap siya purple, pwede siya nung ego ni Ares. Pero ito, ang call ng BLAB. Patunogin, paingayin ang Lord. Ang lamang ng B-Lab dito, meron silang mga Mega Minions. Kaya, wait lang! Ay, ayun na lang yung sinasabi ko! Ito talaga! Andito nga lang din yung Plohong Play, Counterplay, galing sa Onyx Nandas! Kasi nga lang yung mga members dito ng BLAB ay mapabawasan na nga lang din ni Kane. Ranbay is down. They get a double kill. Dahil si Solera matatanggal. Four men down for the side of BLAB at si Alfonso lang ang matitira. Andito ang pag-asa. Andito ang mga close out. Mako-close out din na ang mga buhay ng Bay Esports! Wipeout secured by Onyx Nine Lives. At mukhang kaya yatang i-one-way push. Kasi napakatagal pa ng death timers ng Bear Esports. Depensa para kay Kuya Sean. Oh, no. Pero opensa para sa mga miyembro ng Nine Lives. Yeah, 11 seconds ang pinakamabilis. Pero kaya na yata itong tapusin ng Nine Lives. Buhay ang Katapot Minion. Tatlo sila ngayon na dire-diretsyong umaatake. And Onyx Nine Lives will take game number 2! One-way push after the wipeout. Ang implosion ni Ishkael pala ang sagot. The bait of Emzo, the implosion of Ishkael, truly the synchronization of the Wildcats ay pinapakita sa atin ngayon at magkakaroon tayo ng game number 3. And that is a nice comeback na ginawa dito ng Onyx Nine Lives. Close out talaga ang Onyx Nine Lives para dalhin ng laban ang series na to into game number 3. Nat nandyan, kita mo, pati kanina, ang dami ng supporter ni Ishkael. Ngayon, mas dumadami pa. Ay nako, parang mga under sa Buging University. Yun na lang. Kasi parang mga, ano eh, mga magkakabatch lang din naman ng mga tao. Pero definitely, ang ganda nung patience level doon ng Onyx Nine Lives.
that the moment na na-let their guard down yung konti yung BLAB, doon sila pumuro. Na-force ang ibang mga errors. Tsaka yung Ginoo kasi nila, si Emzo yun eh. Si Emzo yun, boss. Nung una nga sabi ko, kay Sean, pwede. Pwede. Kaso sabi si Emzo pala yung nagtatago dito. Sorry, MB. My bad. Tinry na nila eh. Kung sino na yung nandun, binners na nila. Ang kaso lang kasi, parang parte ng plano ng Nine Lives na ibigay yung buhay ni Emzo. Kasi, di ba, after na nagbuhos kay Emzo, sabay pasok ni Ishkael. Flicker, implosion. Ilang beses natin nakita yung implosion niya dito sa game na to na talagang malaki yung naging epekto. Plus, yung mga sipa din na nanggagaling mula kay Emzo. Tapos, yung items kasi na na-provide nila kay Codrex. 406 ang isang carry dito. And ito yung pinopoint out natin kanina na paano aabutin ng bear yung carry dito dun sa likuran. Lalong-lalo na yung lineup nila, yes, meron pang engage. Ang kaso lang, takot din sila eh kasi alam nilang kaya silang i-burst na mga miyembro ng Nine Lives. Kaya kasing sidestepan yung mga ganung jump ni Ares. Kasi imagine niyo yung carry, 'di ba, may phantom step na nga, naka-purify din to by the way ha. So, yung hard lockdown na hinahanap natin is he not really there yet for BLAB. Kasi yung hard lockdown yung mga sumusunod na mga crowd control talaga na hindi mo kayang iwasan. Mga suppress 'yan, 'di ba? Eh wala naman tayong Kaja dito, wala rin namang Franco. Pero to be frank, ito yung parang game na sobrang lupit. Kala ko malupit na yung sa game number 2 kanina na match 1. Meron pa pala. Mas matindi ito. Mas matindi ito. Game number 2 ng Onyx 9 Lives at BLAB. Halos pantay po eh. Yung naging ending stats natin. Kasi umabot na nga tayo sa point in the game na hindi na sobrang nag-matter yung gold lead. And definitely, our game MVP is none other than Ishkael with his Tigreal. A 93% kill participation. Pero 100% Mr. Pogi ng Onyx 9 Lives. Grabe nga talaga yung mga panggulat na ginawa niya using the implosion. Kung kanina may pinakita tayong picture na nangingiyak-ngiyak, ngayon happy na siya. Happy na! Nanalo pa sa game number 2. Actually, nagsimula yung lahat ng to dun sa mga paulit-ulit na tinatry ni Emzo mag-set up. Ang daming moments na kapos pa talaga yung items nila. Yes, nakakakuha ng pick-off, pero ito din kasi yung 5-man implosion ni Ishkael. Na tila ba parang pinapakita sa atin talaga, ito yung mga natutunan niya doon sa previous organization niya, doon sa mga nakasama niya kanina, na kahit na medyo binabash na dyan sa comment section ng mga kasama niya before, na tila ba pang motor daw yung mga tinatrabaho niya, ngayon boss, hindi. Ang tinatrabaho niya dito, para sa 9 Lives, para makapanalo at para makapasok sila entering the playoffs. Grabe naman talaga yung ngitian natin ngayon para kay Boss Ishkael. Siya palang inaantay. Ikaw na nga ang hinahanap pala ng Onyx 9 Lives. Pero ito talaga yung sabi na si Emzo, okay lang, pre, we got you. Sulit. Talaga sulit yung, na sulit. Yung sacrifice doon. And na nakita nila na parang Codrex, hindi ka nahahawakan. Wala nang ibang frontline. Si Alfonso natira, rekta agad. Dito ang Onyx 9 Lives. Grabe doon yung ginawa ng 9 Lives. Grabe din naman